Magandang araw sa inyo, Sir Eric. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong channel. Dahil sa dami ng mga taong nagpapadala ng kanilang mga kwento sa inyo. Nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para magbahagi ng kwentong ito. Ito po ay masasabi kong pinakalihim ng aming pamilya. Pero sa inyong channel ko lang po ito ihahayag. Hindi naman po ito labis na nakakatakot. Pero iginagarantiya ko pong totoo ang aking isasalaysay. May mga pangalan lang akong binago rito para na rin wala ring issue at hindi gaanong matutukoy ang aming pagkakakilanlan. Tawagin na lang pala ninyo ko sa pangalang Joven. At ang aking kapatid naman ay itago na lang natin sa pangalang Agnes. Bali itong karanasang ito ay nangyari talaga sa Samar. Hindi ko na lang sasabihin ang eksaktong lugar dahil baka may nakakaalam ding iba patungkol sa kwentong ito. Baka nga may mga kamag-anak kaming nakikinig dito at baka kung ano pa ang magiging reaksyon nila. Bago pa man sumapit ang gabi ay nasa loob na ng kani-kanilang bahay ang mga tao. Ang bawat isa ay nagsasara ng kanilang mga bintana at pintuan na animoy may kung anong kinatatakutan. Wala rin kahit ni isa ang nangangahas na lumabas sa kanilang bahay dahil baka mapahamak. Maging kami ay madalas na ganoon din. Kapag sasapit na ang alas 6 ay sarado na ang lahat ng mga pintuan at bintana. Agad din kami naghahapunan. At kapag tapos na, ay magtitipon-tipon kami para magdasal. Saka magpintuhan hanggang sa tuluyan na kaming makaramdam ng antok. Isang gabi, kakatapos lang naming magdasal noon. Kaya nagtipon-tipon kami kaagad para magpintuhan. Katabi ko noon ang aming ama. Samantalang ang aking nakababatang kapatid na babae naman na si Agnes ay katabi ng aming ina. Nasa kalagitnaan na kami noon ng aming pagkwekwentuhan nang makarinig kami ng mahinang paghuni ng tiktik. Kaya natahimik muna kaming apat. Ilang minuto ring nagpaikot-ikot sa aming bahay ang naturang paghuni hanggang sa tumigil na yon. Nagkatitigan na lamang noon ang aming mga magulang at parang hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Subalit nakaraan ng ilang sandali, nagpasya si tatay na lumapit sa bintana. Bahagya niyang binuksan ang panaranon at saka siya sumilip sa labas. Ilang segundo rin siyang nasa ganoong sitwasyon nang mapalingon siya sa amin. Napatitig siya kay nanay, saka napailing. Sa kadahilan ng yun, bumalik siya sa kanyang upuan. At pinagpatuloy lamang namin ang aming kwentuhan. Nang mga sandali ring yun, sinabi niya kay nanay na baka dumaan lang daw yun. Napatanong na rin ako noon kung ano ang tinutukoy ni tatay na dumaan. Pero hindi siya tumugon sa akin. Dahil doon, hindi ko na lang din kinulit ang aking ama. Makalipas lang din ng 15 minuto, sinabihan na niya kami na matulog na lamang noon dahil baka tanghaliin kami ng gising kinabukasan. Tila nakaramdam na raw kasi siya ng antok kaya matutulog na rin sila ni nanay. Wala rin kaming nagawa ni Agnes noon kung hindi ang sundin ng kanyang sinabi. Naglatag na kami ng banig sa sahig saka minabuti ko ng mahiga na roon. Habang nagpapaantok, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang nilalang na dumaan sa ibabaw ng aming bahay. Subalit habang nagmamatsyag ako sa paligid, ay narinig ko ang bulungan ng aking mga magulang. Sinabi ni tatay na baka may bibiktimahin na naman daw ang aswang na dumaan. Lalo pa at may mga buntis daw sa aming nayon. Inihayag din niya na nais niya ring umuwi sa kanyang probinsya. Dahil tila may kutob siyang may hindi magandang mangyayari sa kanyang lolo.
Gayong nagkaroon nga siya ng balita tungkol sa kalagayan ng matanda. Agad akong nakaramdam ng kilabot dahil sa sinabi ni tatay. Kaya mas lalo akong hindi nakatulog noon. Nagkunwari na lang akong nakaidlip habang nagpapatuloy sa pagmamatsyag sa paligid at sa pakikinig sa usapan ng aking mga magulang patungkol sa aswang. Makaraan ng ilang oras, naririnig ko na noon ang paghilik ni nanay at tatay. Si Agnes naman ay natutulog na rin ng mga oras na yon. Samantalang ako ay parang may kung anong bagay na pumipigil sa akin para makaidlip. Kahit na anong gawin ko ay hindi ako dinadalaw ng antok at may kung anong bumabagabag sa aking isipan. Sobrang maalinsangan din ang panahon noon. Kaya mas lalong nadaragdagan ng aking pagiging iritable. Habang nakahiga noon, may narinig akong mahinang paghuni sa paligid. Katulad yun ng huni na narinig namin nang may dumaan sa ibabaw ng aming bahay. Subalit sa pagkakataong yun, ay alam kong sa tapat lang yun ng aming bahay at nagpabalik-balik. Makaraan ng ilang sandali, may narinig akong kung anong isinaboy sa aming bubungan. Hindi ko alam kung ano yun. Pero sa aking pakiwari, ay parang buhangin lamang yun. Makaraan lang ang ilang sandali, ay nakaramdam ako ng kilabot nang marinig ko ng ilang beses na pagkatok. Pagkatapos ng pagkatok na yun, napalitan yun ng kalabog na parang nais ng sirain ang aming pinto. Sa kadahilan ng ito, napagpasyahan kong gisingin ang aking mga magulang. Alam kong mababaw lang ang kanilang tulog, kaya sinubukan ko silang gisingin. Subalit ganoon na lang ang aking pagtataka. Gayong kahit na anong tawag ko at yugyug sa kanila, ay hindi sila nagigising. Maging si Agnes noon ay sobrang himbing ng kanyang pagkakatulog. Dahil dito wala akong nagawa kundi ang bumalik sa aking higaan. Sakto ring pagkahiga ko ulit ay mas naging malakas ang kalabog sa pinto namin. Dahil natakot na rin akong baka tuluyang mabuksan ang pinto at saka pasukin kami. Napagpasyahan kong bumangon at nang matignan kung sino o ano ang gumagawa ng ingay, marahan akong naglakad patungo sa sala ng aming bahay. At nang naroon na ako, kahit na nanginginig man, ay nagtanong ako sa kung sino mang gumagawa ng ingay na yon. Sino ka? At ano ang kailangan mo? Pinilit kong lakasan ang aking loob dahil alam kong ako ang matatalo kung magpapadala ako sa takot na aking nararamdaman. Hindi man sigurado sa kung anong posibleng mangyari sa akin sa gabing yun, subalit hindi pa rin ako nagpatinag. Walang sumagot sa akin noon, kaya nagmatsyag na muna ako sa paligid. Habang nagmamatsyag ay nakaamoy ako ng sobrang baho. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy yun, pero masasabi kong yun ang unang pagkakataon na makaamoy ako ng ganoong samyo. Parang masusuka na ako noon. Pero mas pinilit kong wag munang gumawa ng ingay. Noong wala pa rin sumasagot sa akin, nagpasya na akong ulitin ang aking naging tanong. Ganoon na lang din ang aking gulat nang makarinig ako ng malakas na paghinga na parang galit na galit. Kasunod nun, nagwika sa garalgal na boses ang nasa labas. Naririto ako para ipagbigay alam sa inyo na pinapatawag kayo ni Apo. Dagdag pa na sabi ng kung anong nilalang na nasa labas na kailangan naming umuwi sa lalong madaling panahon dahil kailangan daw ni Apo si tatay. Napakunot-noo ako noon dahil hindi ko lubos maunawaan ang mga sinabi ng nasa labas. Hindi ko kasi alam kung sino ang Apo na tinutukoy niya at kung bakit ganoon na lamang ang mga bagay na pinagsasabi niya. Magtatanong pa sana ako noon kung sino si Apo at ano ang kaugnayan ng aming pamilya sa kanya.
Subalit nakarinig ako ng pagaspas ng pakpak na papalipad ng palayo. Alam kong hindi ako nagkamali ng dinig noon. Kaya napako ako sa aking pwesto. Kinabahan na ako noon. Gawa ng alam kong posibleng aswang ang siyang aking nakausap. Sinubukan ko pang buksan ng bahagya ang pinto para silipin ang labas. Ngunit nang mapasilip ako, ay hindi ko na nakita pa ang kung anumang aking nakausap. Hindi ko alam kung ano ang kanyang itsura pero kung pagbabasihan ng kanyang garalgal at nakakatakot na boses, ay paniguradong malahalimaw ang kanyang anyo. Noon din ay nagmadali akong bumalik sa aming higaan. Napatitig pa ako sa aking mga magulang at nais ko sanang gisingin sila. Pero hanggang sa mga panahong yun, ay mahimbing pa rin sila sa kanilang pagtulog. Dahil dito nagpasya na lang akong mahiga at maswerte naman akong dinalaw ako agad ng antok. Nagpatianod lang ako sa aking nararamdamang antok hanggang sa tuluyan na ring mapahimbing ang aking pagtulog. Kinabukasan dahil sa pagiging abala, ay nakalimutan ko nang sabihin sa aking mga magulang ang patungkol sa nakausap kong nilalang sa labas ng aming bahay. Inisip ko na lang din noon na baka panaginip ko lamang yun, gayong halos wala talaga akong matandaan. Subalit ang problema nga lang, kapag mag-isa lamang ako, ay tila nauulinigan ko ang tinig ng nilalang na nakausap ko ng gabing yun. Muli ring bumalik sa aking isipan ang patungkol sa nangyari noong gabing halos hindi ako makatulog at naalala ko ring sinabi ni tatay kay nanay na nais niyang bumalik sa kanyang kinalakhang probinsya. Sinabi kasi ni tatay na may nagbalita daw sa kanya na mahinang mahina na raw ang kanyang lolo at pinapatawag nito ang lahat ng kanyang mga kaapu-apuhan. Dahil naalala ko ang patungkol sa nangyari ng nagdaang gabi, ikinuwento ko yun kay tatay. Sinabi ko rin sa kanya na hindi ko sila magising kahit pa na anong gawin ko dahil himbing na himbing sila sa kanilang pagtulog. Napamura naman siya noon at nagtanong sa akin kung nakaharap ko ba at nakita ang aking kausap. Agad naman akong umiling at sinabi na hindi dahil nga nakasara ang pintuan. Mabuti na lang at di mo pinagbuksan. Baka kasi kung ano pa ang gawin sa'yo nun. Saad nito sa akin. Sinabi pa niya na paniguradong pinadala yon mula sa kanilang probinsya at talagang kami ang kanyang pakay. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi kaya nag-usisa ako sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi naman naglihim sa akin ang aking ama noon na siyang ikinagulat ko ng husto. May kung ano kasi siyang sinabing revelasyon patungkol sa aming pamilya na matagal na rin nilang tinago sa amin ni Agnes. Tanging si nanay lang daw ang nakakaalam nun at wala nang iba siyang pinagsabihan. Aswang ang nakausap mo at marahil ay isa yon sa ating mga kamag-anak. May lahi tayong aswang at si Apo Magdong ang siyang tinuturing na pinuno natin. Ang ating kanununuan ay mga aswang at hanggang ngayon ay nananalaytay sa ating dugo ang pagiging aswang. Wika ni tatay. Hindi naman ako nakaimik nung sabihin niya yun. Para akong binalot ng kilabot dahil sa aking nalaman. Hindi ko akalaing ang nilalang na kinatatakutan ko ay nasa dugo ko rin pala. Noon din tinanong ko si tatay kung kakain din ba kami ng karne ng tao kapag darating ang panahon. Pero napailing siya. Sinabi niya sa amin na kaya nga sila umalis sa probinsyang kinalakihan niya dahil nais niyang baguhin ang nakasanayan ng kanilang ninuno. Hindi raw kumakain ng karne ng tao si tatay. At may kung anong gamot ang pinapainom sa kanya ang isang albularyo noon para hindi na raw siya mag-asam ng mga hilaw na karne.
Naisip ko noon na marahil ay yun ang rason kung bakit hindi ko rin nakita si tatay na kumakain ng hilaw na karne. Noong mga panahong yun, sinabi ni tatay na kinakailangan na naming bumalik sa probinsya dahil nais ni Apo Magdong na makita ang kanyang mga apo. Ayon pa kay tatay, baka yun na ang huling hiling ng matanda bago siya bawian ng buhay. Kaya sinabi ko sa kanya na uuwi na lang kami doon. Naniwala rin kasi ako sa sinabi ni tatay na wala sa aming pamilya ang kumakain ng karne ng tao. Napabuntong hininga na lang noon si tatay. Sinabi niya sa akin na kapag isasama daw nila kami ni Agnes, ay baka kung ano pa ang mangyari sa amin doon. Magiging dayuhan daw kasi kami sa aming probinsya at baka mapagdiskitahan pa kami ng iba naming kamag-anak. Ang mas lalo pang ikinababahala ni tatay noon ay baka isa sa mga apo ni Apo Magdong ang papasahan niya ng kanyang pagiging aswang at kabilang na rin kami noon ni Agnes. Natahimik na lang ako noon pero may kung anong takot akong naramdaman. Hindi ko magawang maimahe na ang aking sarili na kumakain ng karne ng tao at nagkakaroon ng mga balahibo at mapupulang mga mata. Iisang bagay lang noon ang nasa isip ko at yun ay ayokong maging aswang kahit na ano pa man ang mangyari. Ayoko sa ganoong klase ng buhay, gayong alam kong mahihirapan lang ako kung sakali. Sinabihan lamang ako ni tatay na pumasok na lamang sa bahay at tulungan na lang muna si nanay sa paglilinis. Wala naman akong nagawa noon kung hindi ang sundin si tatay. Kinikilabutan na rin kasi ako sa kung ano pang mga bagay na posibleng malaman mula sa aming ama. Kaya minabuti kong umiwas. Magmula noon, tuwing gabi ay nakararamdam ako ng kakaiba. Madalas akong may naririnig na mga yabag sa labas ng aming bahay na parang nagmamatsyag sa amin. May nauulinigan din akong mga paghuni sa paligid, lalo na kapag tulog na ang aking mga magulang. Isang umaga noon, naabutan kong nag-uusap si nanay at tatay. Sinabi ni tatay kay nanay na kailangan niyang umuwi sa kanilang probinsya dahil mahinang mahina na raw ang kanyang lolo. Sinabi naman ni nanay noon na kung gusto raw ni tatay ay sasama na lang kaming lahat sa kanya. Subalit ng mga sandaling yun ay biglang natahimik ang aking ama. Napatanong naman noon ang aking ina kung bakit walang kibo si tatay. Kaya doon na siya nagsimulang magsalita. Alam ko simulat sa pool na may dugo kaming aswang. Magmula pa sa aming kanununuan ay may lahi ng aswang. Ayaw kong magpatuloy ang dugong aswang sa ating mga anak. Kaya nga naghanap ako ng paraan para makatakas doon at maalis ang sumpang nasa dugo ko. Nang mga panahong yun ay natigilan si tatay sa kanyang sinabi. Napalingon kasi siya sa akin. At kita ko sa kanyang mukha ang pagkagulat dahil sa aking presensya na marahil ay noon lang din niya napansin. Subalit dahil naroroon na lang din ako, ipinagpatuloy na lang din ni nanay ang kanilang usapan habang nakikinig ako sa kanilang dalawa. Kalaunan, nakumbinsi ng aking ina si tatay na umuwi sa probinsya. Wala na rin siyang nagawa noon kung hindi ang isama kaming tatlo. Dahil hindi namin alam kung kailan siya uuwi. Wala rin naman kaming problema noon dahil matagal na pala nilang napag-ipunan ng gastusin kung sakaling gusto naming lumuwas ng probinsya. Nagtakda na lang kami noon ng araw kung kailan kami uuwi sa probinsya. Habang wala pa ang araw na yon, ay madalas kaming pinapaalalahanan ni tatay patungkol sa mga dapat naming gawin at iwasan sa naturang probinsya. Wala namang kaming nagawa noon kung hindi ang tumango na lamang sa mga sinasabi niya.
Dumating na nga noon ang araw ng aming pag-alis. Handa na rin ang lahat kaya wala na rin kaming problema sa aming magiging biyahe. Bago umalis, minabuti naming sarahan ng maigi ang aming bahay. Palibasa kasi, hindi namin alam kung kailan kami makakauwi. Dahil ayon kay tatay, ay medyo matagal-tagal daw kaming mamamalagi sa kanilang probinsya. Noong nasa biyahe naman kaming apat, naging panay ang paalala sa amin ni nanay na huwag daw kaming makipagtitigan sa mga taong kasakay namin at maging sa mga makakasalamuha namin sa probinsya ni natatay. Ayon sa kanya, baka mausog daw kami at hindi namin kayanin ang sakit na aming tiyan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang oras na aming ginugol para sa biyahe namin. Nakaidlip na rin kasi ako noon sa aming sinasakyan. At nagising na lang ako noong gisingin ako ni tatay. At sinabi niyang, nasa pantalan na kami. Nang naroon na ang aming sasakyang barko, ay hindi na rin kami nag-aksaya pa ng oras at agad kaming sumakay doon. Medyo kinakabahan pa ako noon dahil yun ang unang beses kong pagsakay doon. Pero pinakalma naman ako ni natatay. Maging ang aking kapatid kasi ay natatakot na rin noon. Habang nasa laot noon ay kinikwentuhan kami ni tatay patungkol sa kanilang probinsya. Ayon sa kanya ay napakaraming magagandang tanawin doon at tiyak daw na masisiyahan kami. Huwag na lamang daw naming isipin ang kanyang lolo nang sa gayon ay hindi kami matakot. Dagdag pa niya ay kaya niya kaming protektahan kahit ano paman ang mangyari sa amin. Hangga't kasama ninyo ako, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Ipagtatanggol ko kayo kahit nabuhay ko man ang magiging kapalit. Saad pa ng aming ama. Kahit papaano ay tila nabawasan naman ang takot at pangambang aking naramdaman. Dahil alam kong lahat ay gagawin ni tatay para maprotektahan kami sa kahit na anumang posibleng mangyari sa amin doon. Noong mapansin ni tatay na medyo inaantok na kami, hinayaan na lamang niya kaming matulog. Ayon sa kanya ay gigisingin na lamang niya kaming magkapatid kapag nakadaong na ang barkong sinasakyan namin. Yun nga po Sir Eric, nakatulog kaming dalawa ni Agnes. Dahil nanibago na rin kami sa mahabang biyahe, napagod kami ng husto. Nagising na lang kami ni Agnes nang yugyugin kami ni tatay at sinabing nasa probinsya na kami. Sabik na sabik naman kami noon, kaya naging mabilis ang aming pagbaba sa barko. Noong makababa na kami, ay hindi ko maiwasang mamangha sa aking nakikita. Kahit kasi na simple lang yun ay napakalinis at halatang hindi basta-basta ang naturang lugar. Dahil sa aking pagmamasid-masid ay hindi ko na namalayan na nakalayo na pala ako. Ganoon na lang din ang gulat ko nang sa hindi ko inaasahan ay may mabangga akong tao. Noong tignan ko yun ay isang matandang lalaki yun. Agad siyang napangisi sa akin noon at napatanong siya. Pero hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Napatulala lamang ako sa kanya. Napatango na lang sa akin ang matandang yun. Sa kanya ako tinapik sa aking balikat. Aalis na sana ako noon para balikan ang aking mga magulang. Subalit narinig kong napasigaw si tatay. Sinabi niya sa akin na tapikin ko rin daw ang matanda. Kaya kahit na hindi ko alam kung ano ang dahilan, ay nagpasya akong tapikin din ang matanda. Kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng matandang yon, kaya agad din akong napaatras. Noong mga sandaling yon, ay nagmadaling lumapit sa akin ang aking ama. Kinausap din niya ang matandang tumapik sa akin. Huwag mong gawan ng masama ang aking anak.
iisa lang ang ating ninuno. At kahit na hindi tayo magkakilala ay alam ko na isa ka ring aswang. Sabi ni tatay. Nanlaki na lamang ang aking mga mata noon dahil sa narinig kong sinabi ni tatay. Hindi ko kasi akalaing aswang pala ang matandang yon. Agad namang napailing ang matanda, saka ito nagsimulang naglakad palayo. Noong medyo nakalayo na ito, ay minabuti ni tatay na habulin yon. Subalit, dahil nanatili ako sa aking pwesto, ay hindi ko na nalaman kung ano ang kanilang napag-usapan. Noong makabalik naman ang aking ama, ay agad niya akong kinausap. Sinabi niya na huwag raw ako basta-basta hayaan ng mga tao na tapikin ako, lalo pa at hindi ko sila kakilala. At dayo lamang ako sa lugar na yon. Noong lumapit naman si Nanay at Agnes, ikinuwento ni tatay kung ano ang nangyari. At ayon sa kanya, ay nahalata niya kaagad na aswang ang naturang matanda. Ayon pa kay tatay, baka nagiging palaboy-laboy lamang yun dahil naghahanap ng kanyang magiging biktima. Mabuti na nga lang daw at hinabol ako ni tatay at nakita niya ang ginawa ng matandang yun sa akin. Dahil paggabi na rin yun at baka mahirapan kaming makahanap ng sasakyan, nagpasya na ang aming mga magulang na magpahatid mula sa Pantalan patungo sa mismong baryo ni tatay. Mabuti na nga lang at nagkasundo si tatay at ang driver. Kaya pumayag siyang ihatid kaming apat. Bago pa man kami magsimulang bumiyahe, nagwika ang driver na yon at sinabi niyang hindi niya kami maihahatid sa mismong baryo ni tatay dahil delikado raw. Naiintindihan naman ni tatay kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya pumayag na lang din si tatay na sa baryo bago ang kanilang barangay na lamang kami bababa. Habang bumabiyahe noon, ay naging panay ang aking paglinga sa paligid. Madilim na noon at halos wala ring ilaw sa mga daanan at kabahayan. Pero naaliw pa rin ako sa pagmamasid-masid. Nasa kalagitnaan na kami noon ng aming biyahe nang may marinig akong mga pagaspas ng pakpak na tila nakasunod sa amin. Sinabi ko naman yun sa aking mga magulang, pero ang sabi nila ay hayaan ko na lamang yun dahil baka malaking ibon lamang yun na naghahanap ng kanyang madadapuan. Dahil doon ay hindi na lang din ako umimik at pinakinggan ko na lang ang mga pagaspas ng pakpak na halos dumaan na sa aming ibabaw. Noong magsimula na kaming tumahak ng daang medyo patungo na sa liblib na baryo, sa hindi ko inaasahan ay doon ako mas lalong nakaramdam ng kilabot. Sa tuwing nakamasid kasi ako sa gilid ng aming dinaraanan, ay parang may nakikita akong mga nakatayo at nakamasid sa amin. Hindi ko na lamang sinabi kina nanay at tatay yun, dahil baka isipin nilang kung ano-ano na lang ang aking nakikita. Pagkarating namin sa baryo kung saan kami bababa, ay agad na ibinigay ni tatay ang aming pamasahe. Nagpasalamat naman noon ang driver at halos paliparin na niya ang kanyang tricycle para lamang makabalik sa kanyang pinanggagalingan. Nandito na tayo. Kailangan nga lang nating maglakad patungo sa baryo namin. Dahil natatakot talaga ang mga driver na pumunta doon. Hindi ko rin masisisi ang naghahatid sa atin dahil iniisip lang niya ang kanyang kaligtasan. Sabi ni tatay, napatango na lang din kami sa kanya at nagsimula na kaming maglakad. Mabuti na nga lang at may dala kaming dibateryang flashlight si tatay. Kaya kahit papaano ay may nagsisilbing liwanag sa madilim naming daanan. Maswerte rin kami noon dahil kakaunti lang ang dala naming mga damit noon. Kaya hindi rin gaanong mahirap ang aming naging sitwasyon habang naglalakad. Nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakad nang makaamoy ako ng sobrang lansang samyo.
Hindi ko alam kung dugo yon o hasang ng isda, pero nanunuot sa ilong ang kanyang amoy. Alam kong naamoy din yun ni nanay at Agnes. Kaya nagtanong na ako kay tatay kung ano ang aming naaamoy. Sakto namang magsasalita na sana si tatay, nang sa hindi namin inaasahan ay may lumabas na tatlong nilalang mula sa kasukalan. Nagbabaga ang kanilang mga mata at naglalaway sila. Sobrang itim din ng kanilang balat na nababalot ng balahibo. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa kanila noon, pero maging ang aking kapatid ay natakot doon. Napakapit ako kay tatay, na noon ay kalmadong pinagmamasda ng tatlo. Nandito ako para kay Apo Magdong. Huwag ninyong takutin ang aking mga anak. Umalis na lang kayo at gawin kung anuman ang balak ninyong gawin sa gabing ito. Sambit ni tatay sa kalmadong boses. Napatango naman ang tatlong yon, at sa isang pagkisap ng aming mga mata ay mabilis silang nawala. Noon din tinanong ko si tatay kung ano ang mga yon, at kinilabutan ako ng malamang nakaharap na namin ang mga aswang. Ayon kay tatay, mga kamag-anak namin yun, kaya wala dapat kaming ikatakot. Dagdag pa niya ay mas maiging bilisan na lamang namin ang aming paglalakad. Nang sa ganun ay makarating na kami sa bahay ni na lolo at lola na mga magulang ni tatay. Wala na rin naman kaming nakasalubong ng mga aswang sa daanan. Subalit hanggang sa makarating na kami sa bahay ni na lolo at lola, ay hindi pa rin nawawala ang aking pangingilabot. Noong naroon na kami, ay ganoon na lang ang tuwa ni na lolo at lola noong makita nila kami, dahil inaasahan na rin nila ang aming pagdating. Nakapagkatay sila ng manok na siyang magiging ulam namin sa hapunan. Gawa ng hinintay nga nila kami ay hindi na kami nakapagpahinga noon, dahil dumiretso na kami sa aming pagkain. Habang kumakain ay napag-uusapan nila ang kalagayan ni Apo Magdong. Ayon pa kina lolo at lola, ay halos hindi na raw makapagsalita ang matanda. Dagdag pa nila ay wag na wag na lamang daw kaming dadalhin sa bahay ni Apo Magdong, dahil baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Napag-alaman kong lolo pa pala ng lolo ni tatay si Apo Magdong, at kung tutuusin ay masasabi kong ninuno na namin yun. Namangha pa ako noon dahil hanggang sa mga panahong yun ay buhay pa nga ito. Noon ko lang din napagtanto na hindi rin siya basta-basta aswang lamang, dahil marahil ay mataas siyang uri. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain nang makarinig kami ng mga yabag na papalapit sa bahay ni na lolo at lola. Nataranta naman silang dalawa, at agad na sinabihan si nanay na dalhin na muna kami nito sa loob ng silid para itago. Kahit na hindi pa man kami tapos sa aming pagkain, ay iniwan na namin ng hapag, saka nagmadaling pumasok sa silid. Nasakto rin noon na may tumawag sa labas ng bahay ni na lola, nang nakapasok na kami sa silid. Sinenyasan naman kami ni nanay na huwag gagawa ng ingay, dahil baka kung kukunin kami ng mga taong yun. Naulinigan namin na nagkukwentuhan sila sa labas, pero nanatili kami sa aming pwesto. Minabuti na rin ni nanay na takpan kami ng banig, nang sa gayon daw ay mas makasiguro kaming hindi kami makikita. Ilang sandali pa, nagpaalam na ring umalis ang mga kalalakihang yon, at sinabi pa nila kay tatay na kailangan na nitong pumunta kay Apo Magdong para makausap ito. Kita kong napasilip pa noon si nanay sa siwang, at nang makita niyang nakaalis na nga ang mga lalaking yon, ay isinama niya kami palabas sa silid. Saktong pagkalabas namin ay nakita kong balisa ang itsura ni tatay.
Sinabi rin noon ni Lola na maling pagkakataon ang pagsama namin kay tatay. Subalit, ayon naman kay Lolo, ay kailangan nila kaming maprotektahan kahit na ano pa man ang mangyayari. Noong mga panahong yun, tinanong na ni nanay kung ano ang sinabi ng mga kalalakihang yun. At hindi naman naglihim si tatay. Kailangan ko raw kayong iharap kay Apo Magdong. Kailangan daw niyang makilala ang kanyang mga apo. Agad namang napailing noon si Lolo at sinabi na wag daw kaming sasama kay tatay sa pagpunta kay Apo Magdong. Napag-alaman din namin noon na mismong panahon yun ay aalis si tatay at pupunta sa bahay ni Apo Magdong. Dito lang kayo at huwag na kayong lalabas sa bahay. Kailangang hindi kayo makita ng ibang aswang dahil baka kung pwersahan kayong dalhin kay Apo Magdong. Sabi ni tatay. Noon din ay nagpaalam siyang umalis at sinabihan pa niya sina Lolo at Lola na sila na muna ang bahala sa amin. Noong wala na si tatay ay nag-usap sina nanay at Lolo at Lola. Napag-alaman din namin noon na maging sila ay mga aswang. Subalit hindi sila kumakain ng karne ng tao. Nalaman kasi nila na magagawa din nilang kontrolin ang kanilang pagkahayok sa laman ng tao sa pamamagitan ng pagkain ng hilaw na karne ng manok. Matapos ang kanilang naging usapan, pinapasok kami ni na Lolo sa loob ng silid. Hinabilinan din nila si nanay na sarahan ng mabuti ang bintana para masigurong hindi daw mapasok ang aming silid. Pagkapasok namin sa kwarto, ay agad ding sinunod ni nanay ang sinabi ni Lola. Minabuti na lang din naming magmatsyag noon sa paligid habang tahimik na nagdarasal para sa kaligtasan ni tatay. Sina Lolo at Lola naman ay nakaantabay lang sa sala at nag-aabang sa kung anumang mangyayari. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig ulit kaming mga nag-uusap na papalapit sa bahay ni na Lola. Alam naming hindi yun boses ni tatay, kaya nakiramdam kami sa mga susunod na mangyayari. Noong makalapit na ang mga yon sa bahay ni na Lolo, ay agad silang tumawag. Hinarap naman sila ni na Lolo at Lola, saka tinanong kung ano ang kanilang pakay. Bahagya namang napatawa ang isa at walang pagdadalawang isip na sinabi na kami daw ang kailangan nila dahil ipinatawag din kami ng aming buhay na ninuno. Alam naming si Apo Magdong ang tinutukoy ng mga yon, kaya nagsiksikan kaming tatlo dahil sa takot. Nanlaban pa noon at nagmatigas sina Lolo at Lola. Subalit noong magbanta ang mga lalaking yon, ay sinabi nila na papatayin si tatay kung hindi kami haharap kay Apo Magdong. Doon na at nagmadaling lumabas si nanay. Nagyakapan na lang kami ni Agnes noon habang tahimik na umiiyak. Noong makalapit na si nanay sa kanila, nagmakaawa siyang siya na lamang ang dadalhin at iwan na lang kami. Subalit sa halip na pakinggan siya, ay nagmadaling pumasok ang isang lalaki sa bahay ni na Lola. Hinalughog niya ang bawat bahagi ng tirahan hanggang sa madako siya sa silid kung saan kami naroroon. Magtatago pa sana kami ni Agnes noon, subalit naging huli na ang lahat. Sinabihan kami ng lalaki na sumama ng maayos sa kanya at wala namang mangyayaring masama sa amin. Dahil nag-aalala na rin kami noon kay tatay, minabuti namin na sumama na lang. Nang sa gayon ay walang masamang mangyayari sa kanya. Naisip ko rin noon na hindi naman kami sasaktan ni Apo Magdong dahil isa rin kami sa mga kaapu-apuhan niya. Noong mga panahong yun, dinala kaming tatlo sa bahay ni Apo Magdong. Sumama na rin noon sina Lolo at Lola. Dahil pakikiusapan daw nila si Apo na huwag kaming pakikialamanan.
wala namang nagawa ang mga lalaking kumuha sa amin. Dahil kahit na anong gawin nila, ay kauri pa rin nila sina lolo at lola. Malayo pa lang kami ay amoy na kaagad namin ang malansang samyo ng bahay ni Apo Magdong. May mga naririnig kaming usapan doon at parang may kung anong sagutang nagaganap. Kinabahan na ako noon dahil hindi ko alam kung ano ang maaabutan namin doon. Pero inisip ko na lang ang sinabi ni tatay na hindi niya kami pababayaan. Maging si nanay noon ay hindi rin mapakali, pero tinatatagan niya ang kanyang loob. Pagkarating namin sa bahay ni Apo Magdong, ay naabutan namin si tatay na nakikipag-usap sa isang matanda. Sa aking pagkakatansya, ay mga nasa 90 anyos na yun. Agad din kami sinabihan ni tatay na magmano doon at sinabi niyang yun si Apo Magdong. Nagmano naman kami sa kanya at nang makita naming parang mabait naman siya, ay nawala ang aming pangamba sa kanya. Nagkwentuhan kami patungkol sa aming buhay at ganoon na lang ang tuwa ni Apo Magdong dahil sumama kami sa mga lalaking sumundo sa amin. Titignan ko pa sana noon ang mga lalaking yun pero nakaalis na pala sila. Noong mga panahong yun ay napansin kong parang may kakaiba kay tatay na hindi ko maipaliwanag. Makalipas ang halos isang oras na pag-uusap ay nagpaalam na rin kami kay Apo Magdong. Noong mga sandaling yun ay hindi umiimik sina lolo at lola kay tatay. Pagka-uwi namin ay bigla ang pinagalitan ni na lolo at lola si tatay. Tinanong nila ito ng tinanong kung bakit niya tinanggap ang mutyang mula kay Apo Magdong. Gayong alam naman niyang may pamilya siya. Ano ka ba naman? Hindi mo ba inisip ang iyong asawa at mga anak? Pasigaw na wika ni lolo. Napaiyak na noon si tatay at napawika na rin. Sinabi niya na hindi sana niya tatanggapin ang mutya na yon. Subalit wala siyang nagawa. Dahil kung hindi niya raw tatanggapin yon, ay hindi na kami makalalabas ng buhay sa kanilang baryo. Napamura na noon si lolo. Babalikan sana niya si Apo Magdong pero pinigilan siya ni lola. Sinabi na lamang nito na magiging walang saysay lang ang kanyang gagawin. Dahil mamamatay din yun. Dahil naipasa na niya ang mutya kay tatay. Labis naman na noon ang aming pagkabahala kay tatay. Tanong ng tanong si nanay kung ano ang mangyayari kay tatay. Gayong nababahala na siya sa kanyang kaligtasan. Hindi noon nakatugon si tatay dahil biglaan siyang nakaramdam ng panghihina. Inalalayan lang din siya ni lolo at lola noon para makahiga. Noong nakahiga na ito, ay tinanong nila siya ng tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Subalit parang wala sa kanyang sarili noon si tatay. Noon din pinapasok na muna kaming dalawa ni Agnes sa loob ng silid. Si nanay naman ay naiwan doon na umiiyak dahil sa unti-unting pagbabago ni tatay. Narinig pa naming sabi ni lolo na dahil sa mutyang ipinasa ni Apo Magdong, muling nabuhay ang sumpa sa pagiging aswang ni tatay. Maging sina lolo at lola ay nabahala daw sa posibleng mangyari kay tatay. Kaya kailangan nila itong bantayan. Makaraan pa ng ilang sandali ay nakarinig kami ng pag-angil. Kinabahan kaming pareho ni Agnes noon. Pero dahil sa aking pagkakuryoso, ay napasilip ako sa pintuan. Ganoon na lang ang aking gulat noong makita kong nakatuwad si tatay habang walang humpay ang kanyang paglalaway. Natatakot na rin si nanay na hawakan siya noon, kaya nasa tabi lamang ito ni lola. Habang sinasabihan si tatay na kumalma at labanan ang kanyang nararamdaman. Subalit,
Sa halip na pakinggan kung anumang sinasabi ni nanay sa kanya, mas pinili ni tatay ang tumakbo palabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, kaya bumalik na lang ako sa aming banig para mahiga. Noong pumasok si nanay sa kwarto, ay nakita kong namumugto ang kanyang mga mata dahil sa kakaiyak. Tinanong ko pa siya kung ano ang nangyari, at ayon sa kanya ay tuluyan nang naging aswang si tatay. Dagdag pa niya ay nasa panganib kami hanggat naroroon kami, kaya kailangan naming makaalis kaagad. Ang tatay ninyo ay ganap ng aswang, at baka darating ang araw, hindi na niya tayo makilala, at baka pati kayo ay biktimahin niya. Sabi pa ni nanay. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami ng malakas na kalabog sa bubungan. Animoy may kung anong bumagsak doon, kaya napatakbo na palabas sina lolo at lola. Lumabas na rin noon si nanay para makiusyoso kung ano talaga ang nangyayari. Pagkalabas nila ay nagulat sila noong makita nila si tatay na nasa ibabaw ng bubong at may hawak na kapirasong atay. Ilang beses pa nilang tinawag yun, subalit tila hindi sila naririnig. Habang nakasampa naman sa ibabaw ng bubong, ay nilalantakan niya ang atay na yun, na animoy sarap na sarap siya doon. Sinubukan pa siyang tawagin ni lolo para sana ay pababain, subalit napaangil lang yun na parang isang mabangis na aso. Nagpatuloy siya sa pagkain ng atay hanggang sa maubos niya yun. Makaraan pa noon ng ilang minuto ay unti-unting nanghina si tatay hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay sa bubungan. Dahil sa labis na pagkabahala ni nanay, sinubukan nilang ibaba si tatay mula sa atip. Mabuti naman at napagtagumpayan nila yun, kaya nakuha nila si tatay sa bubong. Noong mga panahong yun ay napag-usapan nilang ipagamot si tatay sa albularyo para mailabas niya ang mutiya ni Apo Magdong. Subalit, ayon kay lolo, ay hindi na yun madaling makuha, lalo pa at nakakain na ng atay ng tao si tatay. Dahil sa nangyaring yun ay wala na kaming nagawa. Tinanggap namin kung ano ang naging katauhan ni tatay magmula noong maipasa sa kanya ni Apo Magdong ang mutiya ng kanyang pagiging aswang. Upang makaiwas noon sa karagdagang gulo, umuwi na lang din kami, at ni kahit minsan ay hindi na bumalik pa sa probinsyang yun. Galit na galit kami kay Apo Magdong at maging sa iba pang mga ninuno namin na mga aswang. Alam namin na kung hindi dahil sa kanila ay hindi magiging ganoon si tatay, kung saan maging kami ay nasa peligro din ng pagiging aswang. Noong makauwi na nga kami sa amin, ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon ni tatay. Tuwing gabi ay kailangan namin siyang itali para hindi makalabas sa aming bahay. Sa tuwing nakakalabas kasi siya at nagiging aswang, ay wala siya sa kanyang sariling katinuan. Nagugulat na lang kami na uuwi siyang may mga dalang iba't ibang lamang loob na hindi namin matukoy kung sa tao ba o hayop. Noong lumaon din noon, ay nabalitaan namin ang pagkamatay ni Apo Magdong. Maging si tatay ay galit na galit din sa naturang ninuno niya dahil sa ibinigay nitong sumpa sa kanya. Gayunpaman, kahit na yun ang nangyari, ay nagpasalamat na rin kami sa kanya. Siguro, kung hindi niya tinanggap ang mutiya ni Apo Magdong, ay baka hindi na rin kami nakauwi ng ligtas. Laking pasasalamat namin noon kay tatay dahil sa naging sakripisyo niya para sa amin. Naalala ko pa ang sinabi niyang lahat ay gagawin niya para sa amin, kahit na sarili pa niya ang magiging kapalit, at hindi niya nga kami binigo.
Hanggang ngayon na matanda na si tatay, ay sinusubukan pa rin naming hanapan ng lunas ang kanyang pagkaaswang. Ayaw rin namin na mamatay siyang isang aswang at ayaw rin namin na ipasa niya sa amin ang sumpa ng kanyang mga ninuno. Sa ngayon po, Sir Eric, ay malapit ng mag-isang daang taon si tatay. At kahit na ganoon ay mas malakas pa rin siya kung ikukumpara sa mga 80 anyos na mga matatanda. Mabuti na nga lang at nitong mga nakaraang taon ay hindi na siya lumalabas tuwing gabi. Marahil ay naisip din niyang hindi na kaya ng kanyang katawan na sabayan ang kanyang pagiging aswang. Hanggang dito lang po ang aking kwento, Sir Eric. Sana ay nagustuhan ninyo ito. Pasensya na lang po kung hindi ako ganun kagaling magkwento. Kung hindi pa dahil sa aking anak, ay baka hindi ko pa ito naipasa sa inyo.